الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa mga kapatid natin na sumusubaybay sa ating mga tinatalakay tungkol po sa mga batas ng Islam, ngayon po ay dadako na tayo ngayon sa bagong paksa, at ito po yung isa naman sa nahingi sa atin na talakayin, at ito po yung batas ng Islam tungkol po sa pagbibinta sa pamamagitan ng online. Ito ay napaka-importante po sa ating mga kapatid, lalo na sa panahon natin ngayon na uso na po ngayon ang social media, kung saan marami na po tayo nakikita ngayon na mga page, group na ang kanilang pinag-uusapan ay tungkol po sa pagbibinta ng online. At hinihiling ko po sa inyo, inshallah, pakishare na lang po, nang sa ganun ay makita rin po at mapanood po ng ating mga kapatid na nagbibinta ng online. Actually, matagal na po itong na hiling ng ating mga kapatid, siguro baka hindi pa natalakay ng ating mga ibang mga scholar tungkol po sa bagay na ito. Lalong-lalo na po sa ngayon, napakarami po ngayon mga kapatid na nagbibinta po ng online. Mashallah, talagang napakarami po sa ating mga kapatid, sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan, ang nagbibinta sa pamagitan ng online, lalo na sa Facebook. So ano ba yung tama at maling pagbibinta online? Mayroong tama at mayroong mali na pagbibinta ng online. So bago po yun, sandali lang po mga kapatid. I-share lang po natin. So, ano nga ba ang kinakailangan na makumpleto ng isang tao sa pagbibinta sa pamamagitan ng online? Dito, kinakailangan natin makumpleto ang mga kondisyon sa pagbibinta ng online. Unang-una, sa mga kapatid natin na mahilig mag-post ng kanilang mga ibinibinta, ang mga picture ng cellphone, bawa ng ginto, o anumang mga uri ng ibinibinta, ipopost nila po yan sa Facebook. Pagkatapos ay mayroong sasabihin ng price, mayroong hindi sasabihin ng price, maliban kung ikakausapin mo siya ng private. Ang original na batas ng pagbibinta ay halal. Sabi ng Allah, wa ahallallahu al-bay'. Inihalal ng Allah ang pagbibinta. At ang original na batas sa pagbibinta ay halal. Yan pong original niya. So magiging haram ito kapag hindi natin masunod ang mga mababanggit natin. Unang-una, sa pagbibinta mga kapatid, kinakailangan ay maliwanag, malinaw na may ibinibinta. Hindi malinaw sa isang tao kung ano yung ibinibinta mo. Kinakailangan maliwanag, malinaw na may ibinibinta. Hindi yung sasabihin, meron akong ibinibinta, ganito, tapos wala ka namang may pakita. So, hindi pwede yun. Pangalawa, kinakailangan yung ibinibinta, kaya niyang ibigay sa'yo. Kinakailangan, ang ibibinta niya ay kaya niyang ibigay sa'yo. Hindi niya pwedeng ibinta ang hindi niya kayang ibigay sa'yo. Katulad na lang halimbawa, ibibinta niya yung isda na nasa dagat. Ibibinta niya yung ibon na lumilipad. So, hindi na pwedeng ibinta yun. Pangatlo, kinakailangan ang kanyang ibibinta ay mayroong pakinabang. Hindi siya pwedeng magbinta ng walang pakinabang. Hindi siya pwedeng magbinta ng walang pakinabang. Pang-apat, kinakailangan yung ibibinta mo ay makita. Kinakailangan maipost mo, maipakita mo sa kanya yung kanyang picture. At 100% na walang duda doon sa ipapakita ninyong picture. Picture ng cellphone, picture ng ginto, picture ng sapatos, walang pandaraya na mangyayari. Kailangan totoo yung ipapakita ninyong picture. Hindi yung papakita nyo pagdating doon sa
di-deliver nyo, hindi pala ganun yung ano, yung in-order niya. So hindi pwede yun. Kinakailangan kung ano yung nakita niya sa picture at kung ano yung napag-usapan ninyo, dapat yun ang may bibigay mo sa kanya. Hindi naman yung sinabi mo Nokia o kaya ay iPhone. Tapos original, pagdating sa kanya, hindi pala iPhone na original, kundi China. So hindi pwede yun. Panglima, kinakailangan yung ibibenta nyo po mga kapatid ay hawak po ninyo at pag-aari po ninyo. Kinakailangan yung ibibenta ninyo ay inyong pag-aari. Ibig sabihin, ito gusto nating linawin. May mga kapatid tayong nagpo-post ng kanilang binta, ibinibinta pero hindi nila pag-aari. Pipicturean nila sa mall, pipicturean nila sa mga tindahan, tapos ipopost nila. Tapos ibibinta nila yon. Sa ganung paraan na pagbibinta, pagkatapos mong ibinta ng ganun, sa ganitong paraan, pagkatapos, pinabayad mo na sila, tinanggap mo na yung bayad, and then saka mo pabibilhin yun, hindi tatanggapin sa Islam yun. Bawal yun. Dahil pinagbawal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagbibinta ng hindi mo pa pag-aari. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith, man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yaqbidahu. Ang sino mang magbinta ng pagkain ay huwag niyang ibibinta maliban sa kanya na. Sabi pa sa ibang hadith, la tabi' ma laysa 'indak. Huwag mong ibinta ang hindi mo pag-aari. So inuulit ko, yung mga nagbibinta na picture lang ang kinuha nila, pagkatapos ibibinta nila 'yon, and then yung kanilang mga buyers ay nagbayad na sa kanila through ATM, halimbawa, tinanggap na niya yung bayad, then saka pa niya bibilhin yung item, so hindi pwede yun. Hindi pwede yun kasi ibininta mo ang hindi sa'yo. Actually, sa pagbibinta ng hindi sa'yo, ay nagkaisa ang mga ulama, lalong-lalo na kapag pagkain. Kapag pagkain ang ibibinta mo na hindi mo papag-aari, ay nagkaisa ang mga ulama na ito ay ipinagbabawal. Yan po ay nabanggit ni Ibn al-Mundhir na nagkaisang mga ulama na bawal ibinta ang wala pa sa pag-aari mo. Pang-anim, i-detali natin inshallah. Pang-anim, kung kayo ay magbibinta, bawal ibinta online ang ginto at saka silver. Bawal ibinta online ang ginto at saka silver. So yung mga nagbibinta ng online ng ginto at saka silver sa paraan na ganito, ha, hindi ko pa direktang sinabing bawal. Halimbawa, nagbayad na sila pero yung ginto, sabihin natin yung ginto nasa sayo na. Halimbawa, yung ginto, itong ginto sa akin na. Tapos ipapadala nila yung bayad. Maaaring ipadala yung bayad sa akin o kaya ipadala ko yung ginto muna. Parehong bawal lahat yun. Walang pwede dun sa dalawa. Ipadala man na sa akin muna ang bayad o ipadala ko muna yung ginto. Parehong bawal yun. Kasi ang ginto at saka silver, kinakailangan cash. On hand. Kung gusto nyo magbinta ng ginto at saka silver, kinakailangan may mautusan kayo na tao doon sa nag-order na siya yung magbibigay, sila yung magpalitan sa araw na yun. At huwag nyo ibibinta online na magpalitan na kayo sa online lang. Dapat maunawaan po ng mabuti. Iba po ang batas na ginto at saka silver sa ibang mga item. Sa ibang item, sapatos, cellphone, pwede nyo ibinta yung cellphone na nasa sa inyo na. Mauna yung cellphone o kaya mauna yung bayad, pwede lahat yun. Pwede lahat yun. Mauna muna yung bayad, then ipadala mo yung cellphone. O kaya, ipadala mo muna yung cellphone, then susunod yung bayad. Parihong pwede lahat yun. Pero yung ginto at saka silver, hindi pwede na bibilhin, babayaran na niya, then saka mo ipadala yung ginto. O kaya, kabaliktaran, ipapadala ko na yung ginto, and then ipadala niya yung pera. O kaya magsasabay silang dalawang padala, parehong bawal lahat yon. Bawal sa bintahan ng hindi on hand, hindi kaliwaan ang ginto at saka ang silver. So ihiwalay niyo po yung batas ng ginto at saka ng silver. Nasabi ng ating mga kapatid na may mga nagbibinta, pagkatapos nilang may pakita yung item sa kanilang mga buyers, pagdating doon sa bumili, iba yung binili niya sa in-order niya. Ano bang dapat? Bakit may pandaraya?
Ang binili niya kulay ganito pagdating sa kanya, kulay itim, pagdating sa kanya kulay blue. Sabi niya, bakit kulay blue? Pagdating sa kanya, original. Eh pag yung usapan nila made in USA. Pagdating sa kanya, made in China. So ano bang dapat pag ganun? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa in sadaqa al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Ang nagbumili at ang nagbinta ay may karapatan sila na ibalik o bawiin ang kanyang ibinili hanggat hindi pa sila naghihiwalay. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma. Kapag sila ay naging tapat, wala silang kasinungalingan na sinabi, tapat sila sa kanilang bininta, tapat sila sa kanilang yun namang buyer, huwag ka namang magsinungaling buyer. Ikaw rin na buyer, huwag ka rin magsinungaling. Sasabihin mo bibilhin mo, pagdating sa iyo hindi mo pala bibilhin. So kasalanan 'yon. Hindi pwede na sasabihin mo bibilhin mo pagdating sa iyo ng item, hindi mo pala bibilhin. So ganun din ang ano, ganun din ang seller. Ng seller, yung nagbibinta, hindi naman pwede na yung binili niya sa iyo, hindi ba mo? Binago mo yung bininta mo sa kanila, haram din 'yon. Wa in kadaba wa katama muhika barakat bay'ihima. Kung nagsinungaling silang dalawa, tapos itinago nila na may kapintasan pala doon sa binta, ay mawawala ang blessing sa kanilang dalawa. So kaya kinakailangan sa mga kapatid ng mga Muslim, tip note mga kapatid, ito ay applicable para kahit sa non-Muslim. Huwag niyong dayain kahit hindi Muslim. Kahit hindi Muslim ang bumili sa atin, kinakailangan maging makatarungan tayo, maging tapat tayo sa ating mga binibinta. Kaya ang may papayo ko sa mga kapatid natin, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala shurutihim. Magkaroon kayo ng kondisyon. Sabihin mo sa kanya, kapag may sira, okay? O kaya ay kapag hindi yung bibilhin ko sa iyo, babalik ko sa iyo yung item. O kaya tinatawag na khiyarul aib. Kapag may kapintasan, mababawasan yung price, o kaya ibabalik ko sa iyo yung binili ko sa iyo. So wag po tayong magmandaraya sa ating pagbibinta. Dadayain natin ang mga tao sa ating mga ibinibinta. So inuulit ko, yung pagbibinta ng pipicturan mo lang na hindi mo pag-aari yung item ay bawal 'yon. Bawal 'yon. Bakit? Kasi ibinibinta mo ang hindi sa iyo. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ulitin ko, la tabi' ma laysa 'indak, wag mong ibinta ang hindi mo pag-aari. At mayroon pang isa na mali rin sa atin sa pagbibinta. May nagbibinta na hindi pa niya nakukuha doon sa tindahan. Hindi pa niya nakukuha sa tindahan. Bibigyan ko kayo ng example. Ako, magbibinta ko ng cellphone. Yung cellphone na ito, babayaran ko na doon sa buyer. Okay? Babayaran ko na doon sa tindahan ng cellphone. Nabayaran ko na. Pero yung cellphone, nandun pa sa kanya. Yung cellphone, nandun pa sa kanya. Ibininta ko yung cellphone, pinicturan ko yung cellphone, tapos, nakita nung brother o ng sister, sabi niya, bilhin ko. Binili niya sa akin, pero wala pa sa akin yung cellphone kasi nandun pa sa buyer. Ibig sabihin, hindi ko pa hawak, nandun pa sa kanya. Ibig sabihin, yung warranty, wala pa sa akin yung warranty. Nandun pa sa unang binilhan ko. So, ganitong paraan ay hindi pwede. Hindi pwede dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya na kinakailangan yung mga ibininta natin ay mailagay muna natin sa ating pag-aari. Kinakailangan ay mailagay muna natin sa ating pag-aari. Sabi ng Prophet, "Anahi an bay'at tu'ami qabla qabdihi." O kaya bago natin mailagay sa ating pag-aari. O kaya sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Hatta yahuzahu at-tujar ila rihalihim." Hatta yahuzahu ar-rijal aw at-tujar ila rihalihim. Kinakailangan makuha ko yung cellphone at mailagay ko sa pag-aari ko na mailabas ko na sa tindahan. Inuulit ko, mali ang pagbibinta na yung cellphone nandun pa sa unang buyer at pupuntahan niya doon at kukunin niya. Hindi pwede yun. Kinakailangan, mailabas muna doon sa tindahan niya, din saka ako ibinta. Kahit nabayaran ko na, hindi ko pa pwedeng ibinta yun. Hindi ko pa pwedeng ibinta yun. Dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, hatta yahuzahu tujar ila rihalihim, kinakailangan ay makuha muna ng mga negosyante at mailagay nila sa kanilang pag-aari. At
Ibig sabihin, bawal na ibenta na wala pa sa pag-aari mo. Sabi ni Ibnul Mundir, azma'alul ilm ala anna man ishtara ta'aman falaysa lahu an yabi'u hatta yastawfiyahu. Ang sino mang nakabili na, nabili mo na yung pagkain. Hindi mo pa pwedeng ibenta yan hanggat hindi mo pa makuha. Iiwanan mo doon, tapos ibibinta mo doon sa tindahan na binilhan mo, hindi mo pa pwedeng ibinta yun kasi wala pa sa pag-aari mo. Walaw dakala fi, kalu, walaw dakala fi damanil mushtari jaza bay'uhu. Watasarrufi kama jaza dalika ba'da qabdihi. Ibig sabihin, paihintulutan lang kung nasa sayo na. Kung nasa sayo na at nailabas mo na doon sa tindahan. So ngayon, meron akong... mayroon akong kailangan ipaliwanag dito tungkol po sa nagpipicture ng mga item. Hindi lahat na nagpipicture ng item ay hindi nila, kumbaga, hindi porket hindi nila pag-aari, hindi na sila pwedeng magbinta. Ito naman yung kailangan paliwanag dito. Ang bawal dito, pupuntahin mo yung mall, wala silang alam. Pupuntahan mo yung tindahan, pupuntahan mo yung mall, pipicturan mo, wala silang alam na ibibinta mo yun. So, bininta mo naman, tapos hindi mo pala pag-aari. Tapos tinanggap mo agad yung bayad, and then, saka mo pa binili. Bawal yun. Hindi pwede yung ganun. Natatanggapin mo muna yung bayad, then, saka mo bibilhin yung paninda. So, bawal po yun. So, ano yung dapat na gawin ninyo para maging halal yung pag-picture-picture nyo sa mga item? Unang-una na gawin nyo, magkipagkasundo kayo doon sa nagmamay-ari ng item. Magkipagkasundo kayo doon sa nagmamay-ari ng item. Sabihin mo sa kanya, pipicturan ko itong paninda mo at ibibinta ko. Magkano ba ang sayo? Ibig sabihin, maaaring maging wakil. Ikaw yung pagbibintahin na niya. Sabi na, sige, post mo na sa Facebook. Sabi na, ibibinta ko ng 10,000 pesos o 1,000 pesos. Okay, so ibibinta ko na 1,000 pesos, so ako na pong bahalang tumubo. Sabi niya, sige, walang problema. So kapag ganun ang paraan ng pagbibinta, walang problema na ibinta mo at picturean mo. Kasi nagkasundo kayo nung may-ari nung item. Maaari din na kunin mo sa kanyang item, tapos tanungin mo siya. Magkano yung sapatos? Magkano yung cellphone? Sabi niya, 10,000 pesos. Okay. 10,000 yung sapato o yung cellphone. So, ako na pong bahala magpatubo dito. Ibabalik ko sa iyo yung 10,000 and then sa akin yung sobra. So, sabi niya, walang problema. So, walang problema. Kahit hindi sa iyo yung item na binibinta mo, pero pinagkatiwalaan ka niya na ikaw nang magbinta. So, pwede po yung ganun. Okay? Ang importante po, alam po nung may-ari ng item na magbibinta kayo doon sa kanya. So, wala pong problema sa bagay na ito. So, inuulit ko, ang bawal lamang, pipicturean nyo yung ibibinta ninyo na hindi nyo pa pag-aari at walang idea, walang alam yung may-ari. Kasi hindi nyo pag-aari yun. So, ibig sabihin, pag bininta nyo yun, nagbinta kayo ng hindi sa inyo. Nagbinta kayo ng hindi sa inyo. At inuulit ko, actually, yung nabanggit ko sa inyo kanina na kukunin ko sa may-ari yung item, tapos ibibinta ko yung cellphone, kukunin ko sa kanyang sapatos, tapos ipopost ko sa Facebook. Ang usapan namin sa may-ari, 1,000 pesos ang sayo, sa ako na bahalang magdagdag. At actually, ang karamihan, ang jumhurul ulama, sa ganito pagbibinta, ipinagbawal nila. Pero si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, at saka si Ibn Qayyim, at ang grupo ng mga ulama, sabi nila pwede yung ganito. Pwedeng kunin na muna yung item kahit hindi pa niya binili. Kunin na muna yung item at ibibinta niya para doon sa may-ari. Tapos yung presyo ng may-ari ibibigay niya. Tapos yung sobra doon na kanyang tubo, sa kanya na yun. Basta sa kondisyon, sabi nila Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah at Ibn Qayyim, huwag magmalabis sa tubo at huwag magsisinungaling sa kanya yung ibibinta. Nasa paggagandahin yung picture, gagamitin niya ng 360, na ang ganda-ganda ng itsura ng binta niya. Yung pala, pagdating doon sa may-ari, ay pagdating sa buyer, nagsisi, sabi niya, ano klase yung cellphone to? Bakit pangit? Bakit may problema? Kaya maging makatarungan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam,
maging tapat sa inyong pagbibinta, huwag kayong magsinungaling. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang mandaya ay hindi kabilang sa amin. Kaya maging makatotohanan po tayo, maging tapat po tayo sa ating mga binibinta, sa mga online seller, magbinta po kayo ng totoo. Huwag niyo pong dayain ang mga bumibili sa inyo, sabihin niyo po ang presyo, kung magkano. Huwag po kayo magmalabis sa tubo na hindi na po katanggap-tanggap yung tubo. Binili mo ng 100 pesos, ibibinta mo ng 1,000 pesos. Anong klaseng pagbibinta yan? Pandaraya sa kapatid natin yan. Kasi kung malalaman niya na 100 pesos lang pala yung kapital nun, tapos bininta mo ng ganun na kalaki, siyempre magsisisi siya. So hindi halal na kainin natin ang kayamanan ng kapatid natin na may kasamang pandaraya. Halal, wala pong limit ang Islam tungkol po sa tubo. Kahit magkano pang ipatubo natin sa paninda natin, hindi po nagbigay ang Islam ng limit kung magkano ang tubo. Maaaring merong tubo 100, may doon dito 200, may 300. Basta wag lang po tayo magmalabis sa ating mga tubo na hindi na po katanggap-tanggap. So, inshallah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, ay siguro malino na po sa inyo ang tamang paraan ng pagbibinta ng online. At bawal lang po sa online. Inuulit ko, huwag niyo pong idaan sa online ang ginto at saka silver na magpapalitan na kayo agad sa pamamagitan ng online. Maliban sa ginto at saka silver, mauna yung bayad o kaya i-deliver ko muna and then saka magbabayad, pwede po lahat yun. Basta importante, nasa akin yung item, pag-aari ko o kaya may usapan na po kami doon sa may-ari na nagbibinta. So yun po ang dapat ninyong malaman sa pagbibinta ng online. Kasi marami po kasi ngayon eh, nagbibinta ng mga item, hindi pa nila pag-aari, pinicturean lang. Ay, inuulit ko, yung mga nagpipicture dyan, yung mga nagbibinta na pinipicturean lang nila yung mga bibinta nila, tapos tatanggapin na nila yung bayad, hindi pa pala nila pag-aari, itigil nyo na po yan, bawal po yan. Bawal po magbinta ng ganun na binibinta nyo yung pinicturean nyo sa mall, pinicturean nyo sa mga tindahan, pinicturean nyo sa mga sa market na hindi alam nung may-ari, wala kayong kasunduan doon, hindi nyo, huwag nyo na pong gawin yun. Kasi bawal pong ibinta ang hindi nyo po pag-aari, na pinicturean nyo lang. Akala ng mga sellers, pag-aari mo yun. So inshallah, maging aral po ito sa atin, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin, mga sisters and brothers na nagbibinta ng online. At least alam po ninyo ang tama at maling pamamaraan sa pagbibinta ng online. Sa may mga katanungan, pwede po kayo mag-comment, mag-message sa akin, sa abot ng ating mga kaya ay tutugunin po natin ang inyong mga katanungan. Wallahu a'lam, wa sallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.